Nakahanda na rin ang evacuation centers ng Marikina sakaling kailanganin sa oras na maranasan ang epekto ng bagyong Mawar at habagat sa bansa. Tuloy-tuloy din ang kanilang paghahanda upang maiwasan ang pagbaha sa lungsod. Si Rod Lagusad sa detalye. Rise and Shine, Rod. Malayo pa man ang Super Typhoon Mawar sa Pilipinas, nakahanda ng Marikina City sa posibleng maging epekto nito sa lungsod. Inatasan na ni Marikina City Mayor Marcy Chodoro ang lahat ng frontline personnel na maging alerto at magbantay sa magiging epekto ng bagyo. Ayon kay Ramses Mendoza, Overall Supervisor ng Operations and Warning Division ng Marikina City RMO, patuloy ang kanilang monitoring sa galaw ng bagyo at sa mga update ng pag-asa. Naka-alerto na ang kanilang mga tauhan habang naka-preposition na rin ang kanilang rescue boats. Doon po sa mga communities namin na pwedeng unang bahain, like po sa Tumana, Malanday, Nangka, may mga naka-preposition na po mga boats. Usually ang dinideploy namin sa bawat area, dalawang rescue boats po yun, naka-preposition. Pag kinakailangan, nagdadagdag pa po kami in case po kung talagang mayroong rescue operation na mangyayari. Ang bawat isang rescue boat ay may kapasidad hanggang 12 katao. Si Rodrigo na nakatira sa barangay Tumana, na isa sa mga lugar na madalas bahain, maagang naghahanda sakaling bumaha kapag nagsimula na ang mga malakas na pag-ulan. Inaakyat ko na yung unti-unti yung mga gamit ko. Yung ibang may sasakyan o motor, inaakyat ko na doon sa itaas. Yun, yung ibang may sasakyan, dito inalagay sa tulay. Lahat na ng bahay, inabot ko dito eh. Wala pang masyadong bahay, nandi dito na ako. Kaya kada bumaha, alam ko na yung gagawin ko kagad. Handa na rin ang evacuation centers ng lungsod kung sakaling kailanganin ito. Once na magkaroon po ng deployment, dapat ready na po yung mga schools to accept mga evacuees if ever po sakali mang magkaroon ng malaking epekto po sa Marikina City. And bukod pa po yun, pati po yung mga ibang gamits like mga water bottles, yung mga sleeping naka-preposition, ipe-preposition na rin po sa mga schools. Umaasa ang Marikina City RMO na makakatulong ang tuloy-tuloy na dredging na ginagawa ng lungsod para lumaki ang carrying capacity ng Marikina River at maiwasan ang pagbaha. Nakahanda na rin naman ang kanilang alert system sa ilog kung saan ang first alarm ay kapag umabot ang level ng tubig sa 15 meters. Third alarm naman kapag umabot na ito sa 18 meters at hudyat na ng forced evacuation. Paalala ng LGU sa mga residente na maging handa at updated sa posibleng mangyari. Kasama na dito ang pagsunod sa abiso ng lokal na pamahalaan. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas. Tinukoy na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang sinasabing critical area sa Metro Manila na posibleng bahain dahil sa ulan na dala ng habagat na hahatakin ng Super Typhoon Mawar kahapon. Ipinasilip din ng MMDA ang mga gagamitin ng ahensya sa mga rescue mission sa mga lugar na babahain o critical areas. Narito ang report. Malayo ang mata ng Super Typhoon Mawar sa Metro Manila. Gayunpaman, inaasahang makararanas pa rin ang mga pag-ulan na tiyak magdudulot ng pagbaha. Kaya inihahanda na ng MMDA ang mga rescue equipment tulad ng rubber at aluminum boats, life vests, ambulance at truck. Tiniyak din ng MMDA na may backup plan sakaling mawalan ng linya ng komunikasyon. Tayo po ay may open lines ng communication. Tatlo po ang ating ginagamit, phone, internet, at meron po kung sakaling mag-fail yan in case na may bagyo, meron po tayong pinrovide na individually bawat LGU na radio. So kahit po simple generator, mapapatakbo po yung radio na yan at makakapag-communicate po kami sa isa't isa. Handa na rin ang 17 LGU sa NCR sa pagdating ng bagyo. Tukoy na rin ang critical areas na kadalasang binabaha at nagsasagawa ng paglikas, kabilang ang mga lungsod ng Marikina, Quezon, Mandaluyong, Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Para naman mas matiyak pa ang coordinated na pagtugon sa bagyo, pinulong ng MMDA ang Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council na dinaluhan ng mga Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga LGU sa Metro Manila. Inilatag ng concerned agencies ang hazard situation na dala ng bagyo at ang mga posibleng paglikas ng mga maapektuhang residente para naman sa mga billboards na nakakalat sa EDSA,
DPWH po ay nag-uutos. Sila po kasi yung may jurisdiction. DPWH po ang may jurisdiction regarding billboards. So automatic naman po yan, ipinag-uutos po nilang itiklop, lalong-lalo na pag may mga paratong na bagyo. Bukod sa Metro Manila, ay nakahanda rin ang MMDA na mag-deploy ng mga tauhan sa mga probinsyang maapektuhan ng bagyo. Kaya po tayo na andito ay para paghandaan lahat yan. Hindi lamang po yung aftermath. In fact, kami ang tinitingnan nga namin dito yung sa aftermath ay sa more on tulong sa ibang lugar rather than Metro Manila. Dahil sabi ko nga, dito sa Metro Manila, ang LGUs ng Metro Manila ay handa, equipped, at trained ang aming mga tao dito sa NCR. So after naming maayos ang lahat,